Oh, hello guys! What's up? It's me again, si Mima Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, nagngangangak-ngak na naman po itong si Senator Bato de la Rosa, mga minamahal. Lalo pat, di ba, napabalita na yung warrant of arrest is possible coming out this end of the year, di ba, bago magtapos yung taon. Kasi napabalita na yan, mga minamahal, if I'm not mistaken, July. Na sinabi ni Carpio na baka katapusan ng September ay lumabas na yung warrant of arrest dahil baka posibleng tapos na yung kanilang investigation. So ngayon nga po mga minamahal, nagkaroon ng update na sinasabi na baka ngayong buwan or sa katapusan ng taon ay mailalabas na ang warrant of arrest dahil tapos na po ang investigation. Ngayon si Bato de la Rosa nagngangangak-ngak. Ang sabi niya, parte daw po yan ng demolition job sa kanya. So, parang kina-character assassinate daw itong si Bato de la Rosa. Ano ba naman yan, Bato? Akala ko ba, sabi mo kay Trillanes, go ahead. Diba? Make my day. Ngak-ngak ka ng ngak-ngak, ICC ka ng ICC. Kahit ikaw pa yung magposa sa akin. Diba mga minamahal, ang tapang mo na sinabi yan noon. Kay former Senator Antonio Trillanes. 'Di ba? Niyabangan mo pa siya. Sige. Ikaw pa 'yung sumama ka pa mag-pose sa akin. O tapos ngayon na lumabas na 'yung balita, bigla kang magsasabi na parte yan ng demolition job, parte yan ng character assassination sa iyo. Diyos ko naman ba 'to? Huwag mo naman kaming ginagawang bobo. Bakit hindi ka na lang magpaliwanag sa ICC? I mean, merong quad hearing, mga minamahal. Merong quad hearing. Diba, bakit hindi ka dumalo doon? Eh, kesyo palusot niya daw, mga minamahal. Eh, ano daw? Baka daw makalapag siya ng batas. Iniingatan niya daw yung parliamentary courtesy. Eh, sinabi na ni Senator and Senate President Chis Escudero na wala kang malalabag sa batas kung umattend ka. Diba, kamo, ayaw mo lang talagang umattend dahil wala ka talagang plano. Kasi alam mo, madudurog ka doon. Nag-iisa ka lang doon eh. Alam mo yun. Diba? Kaya ayaw mong umattend kasi ayaw mong masilipan ka. Diba? Kaya pinili mo na lang na hindi umattend. Pero nakakapagtaka mga minamahal, nakakasagawa ka ng hearing tungkol kay Kibuloy. Pero pag-attend doon sa House Quad Committee, hindi ka makadalo, tahimik ka. Uy, wag ganun. Diba? So ngayon, kinall out siya mga minamahal. Kinall out siya ng mga kongresista. At ni-real talk siya mga minamahal. O, ano yung sabi sa kanya? O, ito, pakinggan natin. Pakinggan natin to. Wait lang. Ayon kay House Majority Leader Representative Jude Asidre, kung ayaw magpaliwanag ni Senator de la Rosa sa Kongreso, sa ICC na lang ito magpaliwanag. Tama. Dahil deserve ng mga pamilya ng mga biktima at ng international community ang kasagutan. Kaugnay ng libu-libong bilang ng mga taong nasawi sa ilalim ng kanyang termino ng PNP chief pa ito. At alam niyo mga minamahal, 'di ba nung panahon nila, si Bato de la Rosa na mismo nagsabi na they don't care about human rights. 'Di ba wala kayong pakialam sa mga human rights na 'yan? Eh bakit ngayon na sinisingil na kayo ng batas? Sinisingil na kayo ng panahon sa mga kagaguhan at karantaduhan na ginagawa ninyo? Abay, bakit merong kurot sa mga puso ninyo na hindi, wala akong kasalanan dyan, parte yan ng demolition job. Ano yung mga delaying tactics nyo na yan? Ha? Kala ko ba, sabi ko sa inyo mga minamahal yan yung tatapang nila noon. Ngayon, tingnan nyo, tiklop sila. Ganon din si Kibuloy, di ba? Ano yung sabi ni Kibuloy? Hindi ako magpapahuli ng buhay. Oh, da? Ano yung nangyari? Oh, nahuli doon sa kingdom. Da, mga minamahal? Kaya nga, sabi ko, asan yung tapang ng mga to? Asan yung mga yagbols ng mga hayop na to? Mga utang inang mga taong to, tatapang noon, di ba? Lakas makapagmura. Tapos ngayon, tiklop-tiklop. Ay, grabe yun, mga minamahal. O, continue. It naman ni House Assistant Majority Leader Jill Bongalon, hindi maisasantabi ng senador ang investigasyon ng ICC. Mm-hmm. Nangyari rin anya ang pang-aabuso sa karapatang pantao noong panahon nito sa PNP. Tama. Mariin ding itinanggi ni House Quad Com Co-Chairperson Representative Robert A. Smarbers ang paratang ni Senator Del Rosa. Pero wala akong demolition job. Ang Quad Com, ang mandato ng Quad Com ay imbisigahan yung mga issue.
issues that are of national importance. Ano ito? Yung issue tungkol sa pagkalat ng droga sa ating bansa. Issue na, walang kakundangang pagpatay sa ating mga inosente at mga inosenteng mga civilian, mga kababayan, at other issues that is related to public order and safety. Mm-hmm. Wala hong political dyan. Wala hong demolition job dyan. Wala hong, hindi ho namin tinitingnan yung 2028. Nagka-anim na pagdinig na ang Quadcom kaugnay ng posibleng ugnayan ng illegal POGOs, illegal drug trade at EJK sa gyera kontra droga ng nakalipas na administrasyon. Sa gitna rin ito, nang isinasabi ang investigasyon ng ICC kaugnay ng madugong i-drug war. Rosalie Cos, UNTV News and Rescue. O, diba? Nakakaloka yun, mga minamahal. Tapos sasabihin mo, ang kapal talaga ni Bato de la Rosa, no? Ang titigas niyong pumatay nung panahon ninyo, gano'ng karami ba yung namatay? Estimated. Diba? 30,000. Yung estimated na mga namatay during the drug war campaign nila, na kung saan mga nakachinelas, diba? Yung mga naka, ano, mga minamahal, yung mga blue collar, alam niyo yun, yung tama ba? Yung mga taong may hirap, mga taong walang kalaban-laban, katulad ng construction worker. Ano pa ba? Panday, di ba? Construction worker, panday. Diba? Tricycle driver, labandera. Yan yung mga kadalasang nadadali ng kanilang ano eh, ng kanilang drug war campaign. Di ba? Ang iba planted crime, ang iba planted evidence. O, pag galit sa iyo yung tao, katapat mo droga o aakusahan ka. Diba? Ang tatapang ninyo noon. Buti pa nga si Dilima eh. Alam nyo hanga ko kay Dilima, babae pero may bayag. Kasi si Dilima, yung mga akusasyon sa kanya, hinarap niya. Nakulong ng 7 taon. Puking ina na yun, mga minamahal. Tingnan nyo, 7 taon ang nasayang sa buhay ni Dilima. 7 taon na nagbuhusa sa kulungan. Na dapat sana yung 7 taon na yun, naging productive person siya. Tapos pinakulong. Tapos ngayon, acquitted kasi kulang yung mga ebidensya, lutong-luto yung ginawa kay Dilima, mga fabricated stories. Tapos sila, nagtatago. Aba, grabe na yun, mga minamahal. Ba't wala kayong yag balls? Ba't hindi nyo ipakita yung tapang nyo ngayon? Akala ko ba matapang kayo? Diba? Akala ko ba para kayo sa mamamayang Pilipino? Kung para kayo sa mamamayang Pilipino, patunayan nyo sa mamamayang Pilipino na deserving kayo. Diba? Mga minamahal? Eh, lumabas. Actually, mga minamahal, yung notice, naglabas ng blue notice yung ano ha? Yung ICC. Nasa na ba yun? Yan o. ICC 6 blue notice versus Bato at 4 others. Sino-sino yung ano, yung apat na yun, mga minamahal? O, yun si Albayalde, si Elderberto, si Eliazar Mata, sino pa ba? Si Karamat. Tapos si Bato de la Rosa. Sila-sila po yung ano, yung minamanmanan, minamatsyagan ng ICC. Actually, blue notice pa lang naman. Hindi pa naman yan yung warrant of arrest. Kumbaga parang ilbo, lookout sa kanila. Kung saan sila magpunta, meron silang lookout. May blue notice sila na kung saan titingnan. Diba? Itong mga taong to, kung ano yung pinagagagawa, diba? Ang mga nangyayari sa life nila, kumbaga wala na silang freedom. Kasi yung mga ginagawa nila ay malalaman. Kasi tinatrack ng ano, ng ICC. But anyway, mga minamahal, kung wala kayong kasalanan, ba't hindi nyo harapin? Diba? Ba't hindi nyo na lang harapin? Ba't kailangan gumawa ng alibi, uy, demolition job yan, uy, character assassination yan. Paano ka ika-character assassinate? Ikaw na mismo yung sumisira sa sarili mo. Paano ka namin pe-fake newsin? Ikaw na mismo yung gumagawa ng kasiraan sa sarili mo. Diba, mga minamahal, maging matapang ka na lang, total tapang-tapangan ka noon, diba? O, ba't hindi ka na lang maging matapang ngayon? Ang dami mong keme, harapin mo na lang. Tapang-tapang nyo noon, tapos ngayon, nangangak-ngak kayo na demolition job, na character assassination, manhunting yung ginagawa sa inyo. Hus, hindi yun manhunting, kamo, takot ka lang. Yun yun. Anyway, mga minamahal, yun po. It's me again, si Mima Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. Maraming salamat, mga minamahal.